And ito try natin yung food bazaar nila kasi dito sa Binalonan ngayon is nag-celebrate sila for ano ba, pesta? Kasi dito sa Binalonan is nag-celebrate na sila ng Christmas bazaar. So napakaaga ng Christmas nila dito and napakarami ng foods. Susubukan natin yan lahat. Charis! Wala tayong budget. Titignan din natin yung favorite na coffee shop ko, which is yung Brunalonan, nung last na video ko dun sa may Camouflage Art. You know guys, na nag-camouflage art ako dun sa shop nila. And dito din sa Food Bazaar, sa Binalonan Food Bazaar, meron din silang pwesto. So, bibisitahin natin sila. And magkakape tayo. Yeah. So, tara! I don't know if natatandaan ninyo, nag-upload din ako ng video nun. And dito ako nag-camouflage art nun. Nang gabi. So, ito yung background ko nun. So, yan. Gasit nyo na. Ang galing ko dun eh. If, ayun pala. If kung natatandaan ninyo, mostly ng mga horror stories ko, dito talaga sa Binalonan. Kasi parang 15 years kami na nagstay dito before kami pumunta ng Baguio. So, andito tayo sa horror place. Charis! Hindi, dito lang talaga kami nagstay kasi nang matagal. Kaya marami akong mga paranormal experience dito. Mostly ng mga kwento ko, dito talaga nangyari. Hey! Try girl kasi ako. Ito lang nakihirit ni ang init. Sino yung nagsalita? Ha? Ikaw yun? For the vlog daw, eh vlogger ako, tanga. Malamang, for the vlog talaga. Trabaho ko to eh. Kasabihin na naman ako. Nakakayot, alam mo yun, pag ito yung problema kapag nag-vlog ka sa public ngayon. Like, yung i-discriminate ka dahil sa nag-vlog ka. Guys, this is my job. Let me do my job. Okay, so since nandito na rin naman na tayo guys, magkakwento ako ng mga horror stories. Itong story na to ay napakinggan ko sa Pinoy Creepypasta and talagang tumatak talaga siya sa akin dahil sa yung story na to is nakaka-relate ako dahil may mga experiences siya sa apartment niya. Kagaya ng nararanasan ko sa apartment ko doon sa Baguio. So sisimulan ko na yung story. Yung sender ng story, itago na lang natin siya sa pangalang Brian. Si Brian ay naglayas sa bahay nila dahil sa pinagmamaltratuhan siya ng stepmother niya. And yung totoong tatay niya ay nasa ibang bansa. So habang inaantay niya na umuwi yung tatay niya sa ibang bansa, ay nagrenta muna siya ng apartment. Yung apartment na nirentahan niya, ang sabi-sabi ng mga kapitbahay, meron daw doon nagpaparamdam na white lady. So ito yung first night niya doon sa apartment na yon. Mga alas 4 na ng umaga nang maalimpungatan siya dahil sa nawalan ng kuryente. So nagising siya dahil sa init. Ngayon, bumangon siya at hinanap niya yung cellphone niya at pinailawan yung lugar dahil naghahanap siya ng karton na pangpamaypay niya. Nakahanap naman siya ng karton na pamaypay sa likod ng pintuan. Binuksan na din niya yung pintuan dahil sa mag-isa lang naman siya sa apartment na yon. Pabalik na sana siya sa kama niya nang mahawi ng ilaw yung pintuan ng kwarto at nang makita niya na may parang puti doon sa gilid ng pintuan. Tinitigan niya ito ng mabuti. Nagulat siya nang ma-realize niya na yung tinititigan niya pala na puting bagay ay mga mata at pumipikit-pikit pa ang mga ito. Sa sobrang takot niya, nakatitig na lang siya doon sa mata at na-realize niya na may babaeng nakatayo sa tabi ng pintuan. Ang babae na ito ay nakatitig lamang sa kanya. Nagdadasal na din daw siya ng mga panahong ito pero hindi niya magawang ipikit ang mga mata niya dahil natatakot siya na pagdilat ng mata niya ay kaharap na niya yung babaeng nakaputi.
hindi niya din maigalaw yung katawan niya sa sobrang takot at nakipagtitigan na lang siya doon sa babae ng mga ilang minuto. Matapos din ang ilang minuto ay bigla na lang naglaho ang babae na parang bula. Magsimula nun ay hindi na siya natulog sa loob ng kwarto at nilabas niya yung mga gamit niya at dun na siya natutulog ngayon sa may sala. Isang gabi, nakahiga siya sa sala at nag-cellphone. Yung posisyon niya is nakatagilid siya nang may maramdaman niya na parang may nakatitig sa kanya. Hindi na niya kailangang lumingon dahil alam niya na nandun yung babae sa likod niya. Rinig na rinig niya at ramdam niya yung malalim na hininga na nanggagaling sa may likuran niya. Sa sobrang takot niya, hindi niya maigalaw yung katawan niya at naglakas loob na lang siya na tumayo at dali-daling pumunta sa may pintuan. Pagpunta niya sa pintuan, lumingon siya dun sa may kama at nakita niya na wala namang tao doon. Meron pang pangyayari habang nakahiga siya dun sa sala. Yung Jurabox kasi ay nakapwesto doon sa may uluhan ng higaan niya. Kanina niya pa naririnig na parang may nagbubukas sara ng Jurabox. Pero hindi na lang niya ito pinapansin. Tuloy-tuloy lang ang pagbukas sara ng Jurabox na para bang nagpapapansin sa kanya. At siguro nang mapansin nito na naririnig na ni Brian yung pagbukas sara ng Jurabox ay mas lalo nitong nilakasan ang pagbukas sara nito. Sa sobrang takot niya, ni hindi niya kayang matignan at lingunin kung sino o ano ang nagbubukas sara ng Jurabox. Sa sobrang takot niya, nagmadali na lamang siyang tumayo at pumunta sa may pintuan. Bago siya lumabas ng pinto, nilingon niya yung Jurabox at nakita niyang may babaeng nakapatong sa taas ng Jurabox. Babae ito at nakaputi. Nakatitig lang ito sa kanya at nakaupo na parang palaka sa tuktok ng Jurabox. Sa sobrang takot niya, lumabas na lang siya ng bahay. Ito yung last na encounter niya doon sa babae. Habang nanonood siya ng anime sa cellphone niya, bigla siyang may narinig na tunog. Gawa ng instinct niya, tinignan niya kung saan nanggaling yung tunog at napalingon siya doon sa may pintuan ng kwarto. Doon niya nakita yung babae na nakasilip sa kanya at halos sumayad ang ulo nito sa kisame. Unti-unti rin na gumagalaw yung kamay ng babae at kumakapit ito doon sa may pader na pinagsisilipan nito. Kitang-kita niya na sobrang putla ng kamay ng babae. Takot na takot siya at halos hindi niya maigalaw yung katawan niya. Pero hindi niya alam kung ano yung pumasok sa utak niya at bigla niyang pinagmumumura yung multo. Galit na galit daw siya na sinigawan ito at bigla na lang nawala yung babae. Kinabukasan nun ay kinausap siya ng kapitbahay niya. Biniro siya nito na ipakilala naman daw yung babaeng inuuwi niya sa apartment. Nakikita daw ng kapitbahay nila na may babae daw doon sa loob ng apartment niya, pero hindi daw ito pumapansin. Nagbiro pa nga siya noon na parang tuliro daw yung babae, na parang hindi makausap. Dahil siguro lagi nitong pinapagod, nagbiro pa nga ito na para daw tuliro yung babae at laging pagod dahil sa pinapagod daw ito ni Brian. Pero hindi natawa si Brian at tinignan niya yung kapitbahay niya. At sa kanya sinabi na wala siyang inuuwing babae doon sa apartment na yon. Hindi nakasalita yung kapitbahay nila sa sobrang gulat. Doon niya napagtanto na kailangan lang talaga niyang lakasan yung loob niya at ipakita doon sa multo na hindi siya natatakot. Pero iniisip niya rin na baka humihingi lang ng tulong yung kaluluwa ng babae dahil gusto na nitong mamahinga ng mapayapa. Itong story na to, talagang nakaka-relate ako kasi ang dami ko nga ring experiences sa apartment ko. May one time kasi noon na magsha-shower ako noon kaya pumunta ako doon sa may CR. Pero nakita ko na nakasarado yung pintuan. Naririnig ko rin na may kumakantang babae doon sa loob ng CR. Kaya naisip ko na baka si Dia yung nasa loob ng CR ng mga panahon na yun. So umupo muna ako doon sa may dining area. Parang tapat lang siya ng CR. Mga ilang minuto na akong nag-aantay. Naririnig ko pa rin na parang may kumikilos doon sa loob ng CR at may babaeng kumakanta. Makalipas ang ilang minuto, biglang tumigil yung pagkanta sa loob ng CR. So iniisip ko na papalabas na rin kung sino man yung nandun sa loob ng CR. Pero nagulat ako nang biglang dumating yung ka-roommate ko. Gulat na gulat ako dahil kung nandito siya, sino yung nandun sa loob ng CR? Naglakas loob akong tumayo at lumapit sa pintuan ng CR. Dahan-dahan kong binuksan yung pintuan. At pagtingin ko nga, wala nga talagang tao sa loob. Ang dami ko pang kwentong katatakutan, pero for now, ito na muna.
And guys, yun nga rin pala, gumawa ako ng group. Ang tawag dito ay Paranormal Realm PH. Sa Facebook group yan. Gusto ko kasing gumawa ng community kung saan pwede nyong i-share yung mga horror stories nyo at pwede ko rin maibahagi kung ano yung mga experiences ko. Marami kasi nagsisend sa akin ng mga personal experiences nila, pero maganda na ma-share nyo rin to sa iba at magkaroon tayo ng community kung saan pwede tayong makapag-share ng mga paranormal experiences natin at makahingi ng advice sa kung sino man yung naka-experience na rin nito. So ilalagay ko sa description box yung link ng group. Mag-join na kayo and i-share nyo na kung ano yung mga paranormal experiences nyo at sabay-sabay tayong matakot. So yun guys, thank you so much for watching this video. Don't forget to share this video with your friends and also subscribe to my channel for more videos. Thank you guys so much and I'll see you on my next vlog. Bye! Sandalo, Allah. Ano, gusto mo dyan? Ito, ayan o. Ayan o, gusto mo yan. ang lagkit ng tingin mo sa mga ano. Ay!